After mag-champion ng Boston Celtics, biglang lumabas ang report na di umano ibebenta na ang majority shares ng team. Private Investment Corporation na may-ari nun. Team Governor, isusulat ko na lang yung pangalan, ang hirap bigkasin. Ang Celtics ang ika-apat na team na may mataas na value. Nasa around $5 billion pataas pa yon. Dati, nung binili ang Clippers, ang value ng mga teams tumaas. 10 years ago, ang Celtics nasa $875 million. Nang sumunod na taon, naging $1.7 billion agad ang value. Ang Boston din nasa top 10 na may mataas na revenue. Isa pa doon, unti-unti na kasing nakukuha yung pinaka-peak na value ng mga teams. Kumbaga, hindi na ganun kalaki ang itinataas ng value. Ang majority owner ng Celtics nagbebenta na ng mga estate kasama doon yung share ng Celtics. Best timing din para magbenta dahil kaagaling pa lang siya championship, merong steady lineup for next 4 years, yun nga lang ang laki ng payroll. Kumbaga mature na yung value ng mga team, kaya nga si Mark Cuban nagbenta na rin. Ito kasi yung rumors doon kung bakit. Sinabi dati ni Commissioner na after ng settlement ng bagong TV rights, ang susunod doon expansion ng mga team. At least 2 to 3 years ang plano na yon. Dati, laging tinatanggi ni Commissioner yung regarding dito nga sa expansion. Nakasecure na ng bagong TV rights, dun sinabi na itutuloy na expansion. Since 2019 pa ang balita na yon, pero ngayon hindi na rumors yun. Nang 2022, mainit ang usapan sa TV rights at sa bagong CBA. Dito naman pumasok si Jeff Bezos. Gusto rin kasi magkaroon ng sariling NBA team. Dahil nalalapit na yung expansion team, mismong galing na din kay Commissioner na yung huling sinaing Las Vegas ang isa sa mga option at maraming teams na rin ang interesado dating lumipat ng Las Vegas na sinabing pinigilan pa. Yung dalawang teams na nabalita dati, yung Pelicans at yung Minnesota. Ang prime location kasi dito ngayon yung Vegas para sa expansion team. Marami kasing billionaire na ang nagre-ready doon. Isa pa, major sports sa US, karamihan ng mga teams doon lumilipat ng Vegas. Yung NBA na lang ang walang team doon. Doon unang na-connect si Jeff Bezos bilang isa sa potential team owner ng expansion team. Nung nagkakaproblema naman ng Suns at ibebenta, si Jeff Bezos pa rin ang isa sa sinabing potential team owner nun. Sinabi pa nga ni Shaq dati na mahirap makipag-compete sa kanya sa bidding. Lumalabas kasing gusto ng NBA na maging konektado kay Jeff Bezos dahil kasama na rin sa bagong deal ng NBA rights yung Amazon. Siya rin ang may-ari nun. Kaya ngayon, potential kasing makabili ng isang team gaya ng Celtics ay si Jeff Bezos na. Nang 2022 or 2023, ang Golden State nagbebenta rin noon ng 10% share na umabot yun ng $700 million. Ang Boston naman ang naging galaw sa free agency, signing ng max contract ni Tatum tapos sinundan yun ng contract extension ni Derrick White. Mostly ng mga article kasi nakalagay doon best timing talagang ibenta yung Celtics na kung mabebenta, aabot yun ng mahigit $5 billion, ang pinakamataas sa history. Siyempre, sila din yung team na may pinakamaraming championship ngayon. So ito lang, nabasa ko lang sa mga article din at sa forum. Dahil ang bidder din sa Boston ay yung Fenway Group, kung saan partner nun si LeBron. Kapag binili ng Fenway Group ang Celtics, magiging 18 championship agad automatic si LeBron. Kapag nangyari yun, magiging team owner at player si LeBron. Pero yung Fenway Group, hindi kasi basta-basta makakapag-bid dito sa Boston Celtics dahil nandun sa CBA rule na bawal maging team owner at player ang isang active player pa ngayon. Meron pa naman nakalagay doon sa CBA para mabili ng Fenway Group itong Boston Celtics kasi sila din yung may-ari ng Boston Red Sox.